morning, good morning po. Bali, nandito po kami sa San Narciso, Quezon, kung saan bibisita po tayo ng property na may sukat na 4 hectares po. Ano. Bali po, dito po kami nakatayo ngayon sa road na to. Ito po ay Bali National Road po. Ano. So, ayan po yung pinaka... Yan po, daan na yan. Isa ako pa po ng San Juan yan. And then dito rin po. Ayan yung dulo na yan. So parang nasa gitna po tayo ng pinaka barangay ng San Juan. No? So ayan po yung pinanggalingan namin na road. And then dyan po ang pinaka town proper niya na may 4 kilometers po away po dito sa pinaka bibisitahin naming property. And then sa gawi din po na yan, meron po dyan ang school. Kasi siguro po nasa 700 meters lang po. Ano. Meron na tayong elementary school na makikita po dyan. So, bali, nandito po kami sa pinaka-tapat ng property kung saan po nakatayo po yung aking mga kasama. And then, makita ko lang muna po yung pinaka-frontage niya, no? So, yung pinaka-dulo ng frontage niya is yung poste na yan. Diyan po nakikita natin parang may ilog po dyan, ano? Dun sa, may creek po dyan. So, yan po yung pinaka-dulo ng property dito sa pinatatayuan ko. And then, dun po sa dulo, is kung makikita nyo po yung pinaka-kubo na yon. So, mayroong isang poste dyan. Ayan po. So, yan po yung pinaka-dulo din naman niya sa kabilang side po. Ano, bali po yan ay nasa 130 meters po ang pinaka-frontage ng property na ito. So, makikita naman po natin. Ayan, may line na po ng kuryente. And then, malapad po yung pinaka-kalsada niya. So, papasukin po natin yung property. By the way, I'm Olive, your site locator po. Ano. So, kung halimbawa po magustuhan niyo yung property na bibisitahin natin for today, meron po kaming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So, pwede niyo po kami i-message doon. So, tara po, i-check po natin yung property kung ano nakapaloob dito. Balit pa, tayo po ay nakatayo sa pinaka-national road, ano? Ayan po. So, pakita ko lang po ulit. Ayan. So, tara, papasok po tayo sa property. I-check po natin siya. So, ito na po yung pinaka-start ng property. Yan po, pamapansin po natin, meron siyang parang pinaka, ano na, bridge niya po, ano? Kasi daw po, dito daw po, yan po yung pinaka-property, no? So, dito daw po ay, kaya nilagyan na ng bridge niya. Dahil nga daw po, meron daw pong sasakyan dati na pumapasok dyan kasi nagpatanim daw sila ng maisan dyan. So, para makapasok yung sasakyan, nilagyan po nila ng pinakatulay na yan. So, tara, check na po natin yung property. So, yan, nakapasok na po kami. Bali, kung mapapansin po natin, dito sa side na to, bali, nagsimula po kami dun sa pinaka- end ng property, no? Ayan po yung pinakahangganan niya. So, ayan na po yung start ng property. Bali, dito kami unang pumasok para makita natin yung bawat side ng property, no? So, dito sa part na to, is clearing type po siya, ano? Ayan po. So, ito yung sinasabi nilang pinagtaniman daw nila ng mais. Ayan. Bali po, kasama po natin si guide. Ayan po siya. So, tara. Pasok tayo. So, mapapansin po talaga natin, wala siyang laman. Mga ilan piraso lang ng buli. Ayan. Bali, pakita ko ulit po sa inyo yung pinaka-national road. Ayan po siya, no? Ayan. Diyan po kami galing. So, nung tinamnan daw po nila to ng mais, bali, ang naging source lang po ng tubig is sahod ulan. And then, minsan daw po kasi may tubig naman dun sa may pinaka-creek na yon. So, nakuha din po sila ng tubig doon. Pero mas madalas igla siya. So minsan po, yan, inaasahan nila yung sahod ulan. Kaya pa pwede rin naman po magpatanim dito ng mga pananim na hindi ganong kailangan masyado yung tubig. Yan, katulad nga po ng mais. Yan, sako pa po yung mga ilang pirasong niyog na yan. So, nagsimula po tayo sa pinakadulo ng frontage niya, no? So, ito yung una natin pinasok para makita natin yung ibang side naman niya. Kasi dun sa may unang, sa may gawin ng pinakadulo niya naman dun sa may right side, ay may nakita ako dun mga ilang tanim na puno ng saging. So, dito muna tayo. Clearing type siya. So yan, lakad pa po tayo. Maganda po yung property.
Bali flat po siya. So ayun si Kuya. So mapapansin natin, meron tayong puno ng kawayan. Hindi naman siya ganun kasukal. Yung dinadaanan naman po natin is malinis naman po ano. So dito sa part na to, marami siyang puno ng buli. Ayan, yun yung sinasabi ni Kuya. Na ang natira na lang dito sa part na to is, yan mga buli, konting saging, konting aniyog. Bali, sa estimated po ni Kuya is, nasa 100 na lang po yung natitirang puno ng niyog po dito, no? So, na-clearing talaga siya. Ayan po, meron ako natatanaw na puno ng langka. May ilan-ilan naman din siyang nakatanim na fruit bearing. Agad, ano. So ayan po, tatawid po kami. Ayan. Ma'am, di baling mahulog ka, wag lang yung cellphone ko. Yan po, di bali daw pong mahulog ako. So pwede po tayo maglagay ng tulay dito na para makatawid tayo. Bali, sa ako pa naman po kasi ng property yung pinakasapa na yan. So ayan po, tatawid po si Ma'am Milet. Ayan. Ayan, tatawid sila. Very simple. Kung nag-high five, nabot ko dito. Taas dito pa nalaglag. Yan po, nakatawid na po kami. Medyo hindi po sanay tumawid ng tulay ang inyong lingkod. So nakatawid na po kami dun sa pinaka dinaana ng ano niya, no, ng sapa niya, no. So clearing pa rin po dito sa part na to. Ayan, pero marami siyang buli. Ayan, may mga kawayan. Yan yung mga gambang mais. Parang pinagtamnan din to ng mais. Ayan. Ayan po, ang ebidensya na nagtanim talaga sila ng mais, meron. Uy, thank you naman sa kumuha ng buko. Niyog na pala. So pupunta po tayo dun sa sinasabi nilang kalapit ng dagat ito. So yun, bali yun yung pinaka dulo ng property. Nandun yung dagat. So yan po, flat pa rin po yung nilalakaran natin. Wala pa po tayong inaakyatan or mga slope or hili na dinadaanan. No? Flat pa rin siya. So yan, may puno ng sampalok. Kagandahan po nung pinakalupa nito is matigas po. So hindi siya nagpuputik. Ayan po, oh. So ayan po yung mga pinakabuli niya. Ayan, ang dami. Tabi-tabi. Maganda po yung property. Hindi siya mahirap ikutin. Kagandahan pa po ay kahit nag-ulan, hindi siya maputik. So matigas yung pinaka texture ng lupa niya, no. So bali, nandito na po tayo sa pinaka sinasabi nila na tabi siya ng dagat. So ayan na po yung bangka, ayan. Tapos ayan na po yung pinaka dagat niya, no. So hindi naman po ako makakalapit dahil medyo maputik. Dahil pagka daw po medyo mataas yung tubig, ay inaabot po itong part na to. So ayan, medyo maputik po siya, no. Hanggang dun po sa kinatatayuan ni Mamilit, umaabot ng tubig dyan. Tapos pag halimbawa pong talagang masyadong mataas, hanggang dun po sa kinatatayuan ng isang kasama ko na may red na pantalon, ayan po, sakop din po yan. Nadadalan po ng tubig yan. So may mga bangka po nakapark dito. And then ayan, tanaw na po natin yung dagat. Lulubog po kasi ako kung sakaling ako ay tatawid doon, ano. So, papakita ko na lang po sa inyo. T-
Tapos po, kanina po, yung pinakita po namin pinakasapa niya is ito po yung pinagmulan niya yan. Bali, nanggagaling po yung tubig na yan doon sa pinakadagat. So, tumatawid po dyan, no. Tapos po, doon sa tinawiran namin tulay, doon na po yan, papunta yun sa dulo. Ayan, dyan. Sako pa po yan, yung kabila na yan. Ayan, sako pa po yan, ano. So yan po, bali doon kami galing doon sa part na yun na doon kami pumasok. And then, papasok kami dito sa isang part, sa medyo gitna. Yan, bali may bahay po. Yan, yung tinatawiran ni ate na yan. Kasakop pa po ng property yan. Hanggang doon po yan sa may kubo po na yun. No? So dito muna tayo papasok sa medyo gitna. Tara. So yan, may kubo po. Bali, ayan po yung National Road ulit. Flat pa rin po dito. Hindi, mapapansin po natin. Ayan, may puno siya ng mangga. Almost the same naman po dun sa unang pinasukan natin. Kaya lang dito medyo maraming mga batang niyog. Ayan. So, wala naman daw pong problema dyan sa mga nakatira na yan. May usap na po sila. At yun naman po ay hindi po yan mga tenant. Yan po ay, bali parang nakitayo lang po ano. So, pwede naman po tanggalin yan anytime. So, medyo masukal po dyan sa gawin na to. Bali, mapapansin po natin, may mga ilan-ilang mga puno ng saging. So, I think yan, nasa 100 lang po yan, ano. So, 100 po sa flat po ang property. Ayan, napakaganda. Tanaw na tanaw natin yung pinakakalsada niya. Ito po yung pakitan sa kabila. Kasi ito pong kabila, pinasukat na po. Okay. Ayan po ang mga puti. Ah, so may pagitan na po siya. Okay. So yung property po, pumaganon. Okay. Ah, okay. Diretso. So yung part po na yan, hindi na po sakop. Yan ano, dito na lang po sa may pinakabakod na yan. Diyan na po yung hangganan ng property. So tama nga po, ayun yung sa kubo yung pinaka-end niya. Okay. So, explain ko lang po yung pinaka about sa documents. Ito po ay OCT na po ito. And so sila po mismo yung nagbebenta. Ayan. So nasukat na daw po kasi, and then yan, may makikita na tayong pinakamuhon niya. Ayan, nasukat na po yung kabila. So alam na natin kung saan yung hangganan ng property na binibisita natin for today. May malaking puno ng mangga. And then ayan na po yung pinaka highway. So hindi na tayo papasok doon sa Megaway doon, ano. Medyo masukal na po. And then kung ano naman po natin, titingnan naman natin yung property. Bali, almost the same din ng unang pinasukan natin, flat. And then medyo madamo lang. So ganun din naman po yung itsura niya. So hindi na tayo papasok. May tanim pa siyang ano ba to? Kamyas, ayan. So, ayan po, isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Bali, ito po ay tabing-tabi po ng National Road, malapit sa school. And then, kagandahan po nito, maraming dagat po dito na mga kalapit din. So, meron ditong 2 kilometers away from beach na po. Pwede na kayong maligo. And then, meron din naman 4 kilometers po, patungo dun sa pinaka-town proper po nitong San Juan, ano. So, ayan po. Kung gusto niyo pong i-avail or mag-inquire po sa amin about dito sa property na ito, pwede niyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber po. And then, meron na rin po kaming telephone number din na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So, ayan po.
Ang ganda, ang gandang property. So yan po, thank you po.